guys. Good morning. Ngayon guys, ang aking gagawin ay mag-harvest ako ng aking tanim na mint. Punta ako sa labas. Dahil ngayon guys ay tag-ulan dito. So ang gagawin ko ay mag-harvest ng aking mint. Ayan guys, umuulan. Tag-ulan dito. Andun ito. Ayan. Umuulan. So guys, start na akong mag-harvest ng aking mint ngayon para lulutuin ko para sa ihalo ko sa roti. Tara na guys, harvest time na. Ito guys yung aking mint na aking tanim. Yan guys. At ito naman yung serpentina. Gamot sa lahat daw, sabi nila. Sa totoo lang guys, itong serpentinang ito ay mula nung umiinom ako, nawala yung gastric ko. Kaya lang, ang lasa nito ay super pait. Ang ginagawa ko ay magpakulo lang ako ng tubig. Tapos ilagay ko sa baso at lagyan ko ng mga 4 na pirasong dahon. Ibabad ko doon hanggang medyo ibabad ko sa pinakuluan kong tubig sa baso. Ibabad ko sa pinakuluan kong tubig hanggang sa medyo mainit-init na tamang-tama lang sa nainumin. Ginagawa ko ito guys, na umiinom ako guys nito ng morning at bago matulog. At nakakatulong din ito guys sa pagtulog. Dahil dati hindi ako nakakatulog masyado, ngayon ang ginagawa ko ay mayroon akong isang kaibigan na nag-advise sa akin na magpakulo rin ako ng tubig tsaka lagyan ko ng 4 na pirasong leaves tapos iinumin ko bago ako matulog. At sa awa ng Panginoon guys, totoo naman yung sinabi niya, dahil mula nung iniinom ko ito ay nakakatulog na ako ng mabuti. At higit sa lahat guys, nawala yung aking gastric. Noon guys ay pag umiinom ako ng kape ay sumasakit yung aking tiyan. Pero nung inumpisahan ko ito na ininom ay nawala na. Ngayon guys, nakakatatlong baso na akong kape sa isang araw. So guys, ngayon ay mag-harvest na ako ng mint. Ito yung aking mint na aking tanim. At mayroon din pala akong dito. Ito yung curry leaves. Yan. At mayroon din akong lemon. Pero hindi pa masyadong maganda. At ito, saluyot. Ito yan guys. Saluyot yan. Yan. Saluyot. At mayroon pa ako itong mint. At ito ay nito? Dill. Dill. Ito naman is nakalimutan ko na yung pangalan. Hindi naman oregano yung isa. Nakalimutan ko na, basta herbs yan. Tapos may aloe vera ako. Yan yung isa ko pang mint na tanim. Ihaharvest ko yan. Ito yung aking aloe vera. At ito yung aking oregano. At may pinya ako dito. Alam nyo guys, yung aking pinya is bumili ako ng pinya at yung sa taas is inilagay ko lang dyan ay nabuhay. Ito naman yung aking lemon na ang tagal-tagal na wala pang bunga. At ito naman yung aking mga basil. Ang aking basil.
kailangan ko ito lagi guys dahil lagi akong nagluluto ng pasta. Western food. Yan. At ito naman guys ay ang aking turmeric. Turmeric. Puro herbs ang aking tinatanim. At ito naman yung aking lemongrass. Natutuyo na dahil ang init kahapon, ngayon ay umuulan. Kaya nabubuhay na naman. Yan guys, umuulan. Yan yung sa baba namin. Yan yung sa baba namin. Yan naman yung road papunta, maglakad ng mga 10 minutes papunta sa bus. Dire-diretso yan. Yan guys. At yan yung kapitbahay. At ito pala, mayroon akong mga orchids. Ang aking mga orchids. Ang aking mga tanim. Ayan guys, ang aking mga tanim na orchids. Kaya lang, hindi maganda masyado ngayon dahil inatake ng mga uod. Ayan guys, oh. Nag-dry yung mga leaves. Ayan. So, start na akong mag-harvest. Hello guys, ito na ang aking gagawin. Yung adobo. Kailangan i-dip dyan. Yan guys, i-flap. Tapos lagyan ng olive oil. Aking olive oil na gamit is ito. Yan guys. Ngayon, spread ko ng salt, a pinch of salt. Tsaka ako kukuha nito. Ito yung mint, mixed mint. Yan guys. Ganyan lang. Tapos. Tapos i-dip dito sa flour. Tsaka ito guys, kailangan mainit na mainit. Ganito guys. Gisi lang, gisi lang, gisi lang. Balutin, ganyan. Tapos, i-flat. Tapos, i-dip na naman sa flour. Yan, guys. At ngayon, saka, pag mainit na ito, tsaka yan. Ngayon guys, ilagay ko na yung nauna. Ganyan lang pagluto niya.
Ngayon ay ating baliktarin. At habang niluluto sa kabila ay lagyan ko ng olive oil. Ngayon, balik pa rin ko ulit guys. Dahil lalagyan ko rin ng olive oil sa loob. Ito na guys, luto na siya. Alamak. So, ito na guys ang aking mint roti. At luto na. Ito ang itsura. At napakinabangan ko na rin yung cooking time na mint. So, ngayon guys, hanggang dito na lang ang till next video ulit. Bye-bye! Ganito ang paggawa ng yung mint roti. Ilagay sa apoy. Yan. Hanggang siya'y mag-crispy. Tapos, baliktarin. Yan guys. Ang aking mahiwagang mint roti. Picture, picture, picture.